Welcome back again to my channel at kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe and click the bell button para like and notify sa mga susunod ko pang video. Ayan, so for today's vlog, ang isishare ko naman sa inyo is paano ko nga ba binebenta o anong ginagawa ko sa mga bulto na or mga bale na ino-open ko tapos hindi ko sila mabenta-benta kahit anong retail yung ginagawa ko. So yon. So, may mga bulto or may mga bale talaga ako na-open na hindi ko talaga sila mabenta-benta. As in, kahit anong post ko, kahit anong live ko, eh hindi ko sila nabebenta. Nahihirapan akong ibenta. Hindi ko alam kung bakit. Pero may mga bulto talagang ganun. Lalo na sa mga baguhan or sa mga beginner, baka may matsambahan kayong ganun. So, ang gagawin nyo lang is magbabalik puhunan kayo. Ayan. So, hindi porket wala kayong tinubo, eh madi-disappoint na kayo. Hindi dapat ganun. Kasi pumasok ka sa mundo ng ukay-ukay, dapat hindi ganun yung, ano, hindi dapat ganun yung nasa utak mo. Kahit na magbabalik puhunan ka lang, eh okay lang yan. Kasi malay mo yung next na bibilihin mong bulto, eh yun pala yung pinakamalakas sa'yo. Kasi yung sa akin, ang pinakamalakas na bulto talaga sa akin is jumper. Pero bumibili pa rin ako ng dress, bumibili pa rin ako ng pants, para lang may ma-feedback, ayan, tapos may ma-vlog. So, yun. Pero actually, tumutumal yung dress sa akin. Pero may binili akong dalawang bulto na dress. Nakakaloka. Nakakaloka, pero ang tumal-tumal ng dress sa akin ngayon. So, yun. So, ang ginagawa ko na lang is pinapatubo ko na lang sila ng 1,500 to 2,000. Ganun lang ang tinutubo ko sa dress. Tapos, ano, meron yung isa ko pang nakuhan dress, nagbalikpuhunan lang ako doon. Tapos, meron ding isang blouse, balikpuhunan. Pero, hindi pa rin ako nadidisappoint. Ayan. So, yun. So, napaka-positive ko ba? Ayan, hindi. Kailangan kasi sobrang napaka-positive mo pagdating sa ukay-ukay. Lalo na pag sa mga baguhan or sa mga beginner or sa mga mag-i-start pa lang. Dapat napaka-positive ng mind nyo. Kasi meron at meron kayong matsatsambahan na isang bulto nyo na hindi nyo mabenta. Ayan. Tapos napaka-weather-weather pa ha. Ang ukay-ukay, super-super weather-weather talaga. Sa tagal ko na, magto-2 years na ako sa ukay-ukay, lagi ko napapansin na, kunwari, nung last month, sobrang lakas ko. As in, sobrang lakas. As in, halos lahat na so sold out ko. Tapos, ngayong month na to, sobrang tumal. Tulad dun dress, last month, sobrang sold out. Tapos, ngayong month na to, as in, walang bumibili. O, diba? Napaka weather-weather. So, ganun. So, pero bumili pa rin ako. So, yung isang, nakakaloka. Nakakainis kasi nagbalik puhunan lang ako dun sa isang dress na binili ko din. Tapos, ano, yung blouse na binili ko, nagbalik puhunan lang din ako. So, yun. So, nakakainis lang. Nakakainis. Pero, oh, natural na may inis ka talaga. Natural na nakakainis. Ang kaso, pumasok ka nga sa mundo ng ukay-ukay. Dapat hindi ka na ma-disappoint, tapos dapat masanay ka na din na ganun talaga. Kasi hindi naman laging Pasko sa ukay-ukay, diba? So, yun. So, may time na matumal, may time din na sobrang lakas. Yun yung napansin ko sa ukay-ukay. Tapos, ano din? Ano pa bang ginagawa ko? Wala na. Ganun lang yung ginagawa ko para mabenta ko yung mga hindi ko mabentang bulto. Balik puhunan. Tapos, bibili ulit ako ng ibang bulto. Tapos, yun yung ibebenta ko. Tapos, yung binili kong pangalawa, yun yung malakas. O, diba? So, parang ang nakakaloko lang, diba? Yung unang binili kong bulto, hindi malakas. Balik puhunan. Tapos, yung pangalawa, sobrang lakas na halos kumita ako ng 5,000 to 6,000. O, diba? Ganun lang. So, ganun yung nangyayari sa akin, mostly. So, yan. So, kapag baguhan ka, tas beginner ka, at nangyari sa'yo yon, simple lang yung gagawin mo. Balik puhunan, bili ka ng ibang bale, ibenta mo, tignan mo. Pero ano yan, hindi tayo pare-pareho. So, yun. So, pero ganun lang yung ginagawa ko. Ayan. So, I hope na sana nagustuhan nyo itong video na to. At kung nagustuhan nyo, please subscribe and click the bell button para like and notify sa mga susunod ko pang video. And thank you nga po pala sa lahat ng nanonood sa akin. At super, super, super thank you po. Shout out po pala kay Peking Koreano. Ayan, matagal lang nagpapa-shout out to sa akin. Pero ngayon ko lang naisipang i-shout out. Tapos, shout out din kay Miss Hannah. Ayan. So, yan. So, shout out po kay Miss Hannah. Thank you po. Thank you sa mga nai-inspire po sa vlog ko. At thank you din po kasi natutuwa kayo sa vlog ko. And thank you din po pala kay Miss Ivy Calderon kasi sabi niya, no, favorite vlogger niya na daw ako. So, yun. So, natuwa lang ako kasi, alam niyo, favorite vlogger daw ako ni Miss Ivy Calderon. So, yan. So, thank you talaga. Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung may natutunan kayo, please subscribe and click the bell button para like and notify sa mga susunod ko pang video. So, see you next on my next vlog. Bye-bye!